Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 6,541 subscribers, and each subscriber and each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you so much, guys, and very grateful, and God bless you all. All right. Go. Ano po tayo, no? Yesterday po, no? Kasi medyo merong ano, no? Meron pong press conference. Not press conference, but a video audio message rather by Pastor Kimboloy, no? So it's a 36 minutes audio message. Kumbaga, no? That was published and recorded as live dun sa ating dun sa Sunshine, no, dun sa kanilang YouTube channel, kumbaga, no. So they have 36,000 subscribers. So the subscribers of Sunshine, baka naman, no, you can be able to subscribe to us. Okay, now ang ano po ang takeaway ko po doon, major takeaway ko na sinasabi din natin sa mga estudyante natin na dapat meron silang takeaway or takeaways doon sa mga lectures natin, ay ganun din ang gagawin natin today, no? So, ang doon, major takeaways ko nung napakinggan ko, no? Nakinig po kasi tayo nang mula doon sa isang minuto hanggang 36 minutes, pinakinggan natin ang mensahe ni Pastor Kibuloy. Galit na galit po siya, no? Marami po siya talagang sinabi doon na parang ano rin po, no? Nagtatanong din po tayo sa ating mga kaisipan kung talaga ba ginagawa yung mga yun, no? Ng present government. Anyhow, so gagawa po tayo ng mga content na yan based dun po sa audio message na yan. Pero yung major takeaways ko po dun ay talagang parang galit na galit, no? Si Pastor Kibuloy sa mga nangyayari, pang-aapi sa kanya, no? Mula sa mga kaso niya sa Amerika, nilinaw niya, at saka yung mga gagawin ng gobyerno dito sa Pilipinas against sa kanya and against his kingdom and against his properties. Ganun po yun, no? Sinabi din niya po ang sexualidad niya, no? Single daw po siya, wala po siyang naging mga bisyo, no? Pero major takeaway po doon ay papatayin si Kibuloy ayon sa kanya. Okay? So yun daw po, no? So inihintay daw niya po ang kaso ng Amerika na mag-proceed, no? Mula po nung 2018 until now, pero sabi po ng judge sa Amerika na mag-proceed na po ito sa 2024 November. I do not know if that is the decision or start ng case nila sa Amerika, no? So more or less meron po lang silang 40 plus, no, na kaso sa Amerika sa federal courts na hinahawakan ng 20 lawyers, no, kumbaga, no. Pero ito daw ay hinihintay rin daw po nila yung extradition treaty. Ibig sabihin po ng extradition, extradite na siya, no, extradite na siya, well, from here going to America, parang ganon, no. I do not know kung pwedeng parang palit, ano, palit ang tawag doon, palit yung na-prosecute nila doon, okay, ay na-prosecute nila doon na Pilipino, okay, mag-exchange, something like that, no? Parang I do not know, eh, yung legal na yan, eh. Pero ayun po, no? So hindi natin alam kung ano pong strategy ng kanilang mga abogado, pero sabi nila, hinihintay daw nila yung extradition ng DOJ, ng gano'n, something like that. Kaya pero wala daw, no? Mula nung 2018 until now, wala daw po. So, syempre naman po, no? Kaibigan niya si Pangulong Duterte nung mula 2016 to 2022, naging pangulo si dating Pangulong Duterte. Syempre, hindi po pababayaan ni Pangulong Duterte yan. Okay? Pero ito po, no? Ito po talagang mahirap, no? Talagang sabi, papatayin daw si Kibuloy, no? So, ano yan, no? So, sabi daw, hindi na daw extradition, rendition na po daw, no? So, parang araw-araw po na, araw-araw po na sinosurveillance, no? Si Pastor Kibuloy. Kaya po ngayon ay nagtatago na siya sa kanyang mga hideouts, no? Yung mga compounds daw na yon ay isa-search, kikidnapin daw po siya, no? Kikidnapin daw po siya at saka papatayin. Ayun po, ayon sa kanya. Okay? Yun, no? So, that is a serious accusation. Okay? So, ano to? Parang ano? Parang si Bin Laden, kumbaga. Alam naman po natin na napaka-powerful ng Amerika. Alam naman po natin na wanted
no? Wanted si Pastor Kibuloy sa FBI, nakapost pa nga yan. Kung isa-search mo ang kanyang pangalan, ay talagang makikita mo na nandun siya sa FBI website at wanted po siya, no? Yun po sa kanya, ang patong po sa kanyang ulo ay $2 million or 100 million pesos. So, hihintayin na lang na patayin siya kung sino makapatay sa kanya ang 100 million pesos. So definitely, anyone, no? Definitely anyone would be interested, no? Anyone would be interested on that particular ano, on that particular price, no? On that particular amount. Sino nga ba naman ang aayaw sa 100 million pesos? Okay? Pero syempre, sabi nga niya, Pilipino siya, nagbabayad siya ng taxes kumbaga, no? Sinuportahan ni Pastor Kibuloy, si Bongbong Marcos at saka si Lisa Araneta Marcos ang gobyernong ito, no, nung nakaraang eleksyon. Okay? Isa sa mga actually siya talaga ang isang media na nag-anot po talaga, nag-invest, nag-suporta, sumuporta kay Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. Hindi po natin alam, baka po masakit on the part of Bongbong Marcos na para bakit nagkakaganito si Pastor Kibuloy. Ngunit, no? Sabi rin ni Pastor Kibuloy, tatayo siya, okay? Para sa mga Pilipino, siya ang mamumuno, no? Para sa mga Pilipino sa mga ganito, no? May mga sinasabi pa siya na mga serious accusations na ngayon ko lang talaga narinig, no? Against kay Bongbong Marcos, kay President Bongbong Marcos. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Naniniwala po ba kayo na papatayin, no, si Pastor Kibuloy? Okay, meron po siya sinabi na parang yung anting-anting, no? Handa na po siya sa mga bala ng Amerika, no? FBI, CIA, State Department, USA at ng gobyerno ng Pilipinas, no? Handa na po siya kung hindi man siya tablan ng bala dahil meron po siyang power na ammunition, something like that, ay handa na po siya. Pero kung hindi pa dumating at tinablan siya ng bala, ay handa na rin po siya. Okay? Something like that. Okay? So kayo guys, naniniwala ba kayo sa mga kaso ni Pastor Kibuloy? Naniniwala ba kayo na talagang papatayin si Pastor Kibuloy? Okay? So kung naniniwala kayo, mag-message na kayo dyan. Kung hindi naman, mag-message na rin kayo dyan sa comment section. Okay, so hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.